Kami pa pangalit sa pamilya ko. Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan ngayon kahit patayin mo pa ako. Binaruban na tayo eh. Dinarantado na tayo. Iwan yung bahay natin sa pamilya ko. O nino wala sa akin. Kasi kung lahat tayong mananimik, aakabusunin tayo niyan para tayong bakat kinukohan. At pag nagkita kayo, ano expect mo? Ito namang isang artista. Napanood po natin eh, umiikot ito, nag-trending ito. Si Coco Martin. Galit na galit at ang kanyang mga pagsasalita, emosyonal eh. Anong papakainin ko sa pamilya ko? Ang sabi niya, kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa iyo, kahit patayin mo pa. Of course, ang pinatutungkulan nito, sino pa kundi ang presidente. Sobrang galit na galit ako, sabi niya. Sabi ko, anong klaseng tao ito? Sa gitna ng pandemya, sa gitna ng nangyayari sa ating bansa, nao niya pang isipin ipasara ang ABS-CBN kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao tuwang-tuwa, tayo na wala ng trabaho, ang 11,000 na tao. Ngayon kami 11,000, papano na kami, sabi niya. Yun po isang artista. Meron naman tayong, bago natin bigyan ng katugunan yung mga binasa po nating komentaryo, merong nabasa tayo namang pahayag. Ang isa ring artista na kilala po natin to, ito ay si Anthony Castelo. Iba naman ang kanyang sinasabi. Sinasabi niya ay, basahin po natin, stop dragging the president's name into network closure. Sinasabi mo nitong singer, composer at dating kunsihal ng Quezon City na tigilan na natin ang pagtapo ng sisi kay Presidente Duterte sa pagsarado ng ABS-CBN. Kinastigo niya po yung Washington Post na merong article no May 5, 2020. Sinulat ni Regine Cabato, isang Manila reporter para sa Southeast Asia. Sinabi niya na itong ABS-CBN issue ay isang legal issue. At ang absence o kawalan ng prangkisa ng ABS-CBN na hindi nabigyan ng renewal ng Kongreso, pati na yung babala ni Solicitor General Galida, ay naayon sa batas. At sinasabi niya rin na ito daw Washington Post article, eh sinasama na naman yung paksaing, yung pagsasara ay kaugnay daw sa pagsira sa freedom of expression and freedom of the press, kalayaan ng pamamahaya. Pero alam po ninyo, marami ng pagkakataon na sari-sari ang mga pinapahayag kaugnay dito sa pagsaing ABS-CBN. Ano ba talaga? Sinisisi ang NTC, sinisisi Pangulong Duterte, sinisisi ang Kongreso. Eh sino ba talaga nagpasara ng ABS-CBN? The law shut down ABS-CBN. That is the long and short of it. Walang ibang nagpasara doon kung hindi ang batas. Yan po ang hindi natin mabuburang katotohanan. And no amount of rationalizing and finger-pointing as well as emotional outbursts placing the blame on any individual or entity could erase the undeniable truth. Wala talaga kahit ano pang gawin natin. Na ang pagsarado ng ABS-CBN stemmed from the expiration of its franchise. Tingnan po natin, maigi. Ano ba ang tinatakda ng batas? Section 1 ng Republic Act 3846. Ang sinasabi po ay ganito. No person, firm, company, association, or corporation shall construct, install, establish, or operate a radio station with the Philippines unless or without having first obtained a franchise therefore from the Philippine legislature. Yun po ang batas, ha? Sinasabi na walang isang tao o isang kumpanya o asosasyon o korporasyon na maaaring mag-operate ng isang radyo sa Pilipinas, for that matter, television, na walang prangkisa sa nanggagaling sa Kongreso. Yun po ang batas, ha? Ngayon, ang tanong naman, saan naman galing yung batas na yun? Ano bang pinagmumula nun? Sasaligang batas po nakalagay naman dun ay ganito. Basahin po natin. Section 11 of Article 12 of the Constitution. No franchise, certificate, or any other form of authorization for the operation of a public utility shall be granted except to
to citizens of the Philippines or to corporations or utility shall be granted except to citizens of the Philippines or to corporations. O anong ibig sabihin? Ibig mo sabihin, ang Kongreso lamang ang panggagalingan ng isang prangkisa upang ibigay sa isang mamamayan o isang kumpanya o korporasyon upang ito ay makapag-operate ng isang radyo o telebisyon. So madalit sabi, yun po ang basis, yun ang konstitusyon, kaya nagkaroon naman ng batas na hindi ka pa pwede mag-operate kung wala kang prangkisa at Kongreso lamang talaga ang maaaring magbigay niya. At sa dahilan pong batas na yan, ang ABS-CBN ay nag-apply ng prangkisa. At binigyan naman po ng prangkisa upang sila ay magka-operate. At ang prangkisa po ay 25 taon, 25 years. Now, yung pong 25 years nag-expire noong May 4 sapagkat yung pong batas na nagbigay sa kanila ng prangkisa o ang Republic Act 7966 ay na-publish noong 29 April of 1995. So madalit sabi, binilang yung 25 years mula doon sa publication at lumabas po ng May 4, 2020. And therefore, since walang prangkisa, by operation of law, ex proprio vigore, ibig sabihin with full force and effect, yung pong prangkisa ng ABS-CBN ay nag-expire o natapos o nawalang buhay. Kaya ito ay huminto. Ang batas po ang nagpahinto rito. Hindi si Presidente Duterte, hindi ang NTC, at hindi rin ang Kongreso. Ang Kongreso nga nagbigay ng prangkisa. Eh, nag-expire. Yung po ang katotohanan. Pero anong nangyari? Abay, for their own selfish political agenda, the usual nasty and bitchy opportunists grab at what appears to be a juicy controversy and took turns in putting the blame of the network cessation operation on the president. Sinasabi nila na, ang presidente, publicly kasi, nagsabi na he would not allow the continuous operation of ABS-CBN after its expiration. They claim that si Presidente daw ay gumagante, was just exacting revenge for the personal slight he received from the management when ABS-CBN did not air the campaign material during the elections of 2016, kahit na nagbayad na siya ng kanyang ads. Sinasabi rin nila, they voiced the canard that the president was behind the issuance of the NTC of the cease and desist order on ABS-CBN. Wala, si Presidente nagutos niya, inciting the millions of ABS-CBN's televiewers into a frenzy of hate against the government. Pinalikha po sila ng mga ganitong mga payag na lumilika ng galit dun sa mga nanonood. Bigla silang tinanggalan ang kanilang source of information and entertainment, lalong-lalo na raw sa panahon ng may global pandemic. They pontificate that the act of the closure deprived viewers, source of news and entertainment. At yung daw pong 11,000 na employees ay nawalan ng trabaho. Eto po, alam po ninyo lahat po yung mga allegasyon na yun. Yung mga allegasyon laban sa presidente at sa pamahalaan ay maling-mali at ito ay malisyoso. Bakit po kanyo? Sagutin po natin isa-isa. Sinasabi nilang, ayan si presidente, just exacting revenge yan. Galit kasi yan eh. Nakakalimutan po nila that when the president of ABS-CBN, Carlo Katigbak, aired a public apology nung siya po ay lumabas sa telebisyon at humingi ng paumanhin, isang matapat na paumanhin kay Pangulong Duterte dahil po sa omission, dahil sa kanilang kasalanan na hindi pag-air ng campaign commercial. At para siyempre, dahil nasaktan ng presidente, sila po ay humingi ng paumanhin. At ang Pangulo sa kanyang kababaan ng loob ay tinanggap ang paumanhin ito. The acceptance of the apology should have put to rest whatever ill feeling he had against the broadcasting network. Hindi po ba, pag tayo hininga ng paumanhin at nakita naman natin ang katapatan ng paghingi ng paumanhin, yun po ay nakakabigay ng katahimikan dun sa namumuot nating inis sa ginawa sa atin. Kaya, nung siya po ay nagbigay ng kanyang patawad, dapat tapos na po yun.
At alam po ninyo, tandaan niyo.